Una, kami po ito puso ng Ikiramay at nandito po kami para gawin ang pwedeng magawa. Matugunan po itong inyo pong hinaing. Colonel Santos, kukuha lang po sana kami ng update. May person of interest po kami. Una po, sir, yung may-ari po ng sasakyan, ang pangalan po ay Alexis. Pinakuhanan ko po siya ng fingerprint as our standard dun sa latent print na nakuha namin sa sasakyan. And during cross-matching na ginawa po ng Forensic Service Unit, it turned out na hindi match. Sabi niya, yung kapatid daw po niya, kinuha yung sasakyan niya ng December 26 at hindi na niya nakita. Hindi na umuwi hanggang ngayon. So nakatuon na po yung pansin natin kay Alexander. Nakapatid niya po, sa... tama? Opo. Ano po yung ginamit sa pagpaslang dito po sa biktima? Pressure magli, 9mm po yan. May okay. Tama po siya ng bala sa ulo, dalawa, sir. Meron po kami kinukuha na ng statement niyo. Sir, kung sakali po makuha na namin statement to at makita namin yung statement ng tao, baka magbago yung sitwasyon. Katulad nga ako nung una, suspect namin, sir, si Alexander, pero nisip ko po ngayon sa nakita po namin mga bagong dumating na ebidensya o CCTV footage, kailangan niya makipagkita sa amin dahil meron na po kaming konting linaw na nakikita. Ma'am, ako po'y mag-abot ng tulong personal para po dito sa nangyari sa inyong anak. Magbibigay po ako ng 30,000 para doon po sa utang niyo sa punerarya at magbibigay po ako ng 100,000 bawat anak. So 200,000 po ibibigay ko. Po lumarami. Sariling pera ko po yun. Sana po mauli na po yung gawa sa anak ko. Opo. Marami salamat. Thank you po. Nanay, una po ay nakikiramay po ang programa po namin sa nangyari kay Jennifer, lalo na po si Idol Rafi. Nanay, kamusta po ba ang pagsasama po ninyo, anak po ninyo dito sa bahay? Okay naman po ng problema. Mm-hmm. Mabay so, na mata naman po siya. Ilan po ba ang mga anak po ninyo, nanay? Amin po sila. Yung apat na asawa nito. Okay. Kamusta naman po si Jennifer noong mga nakaraang araw bago po ito nangyari sa kanya? Wala naman po siyang pinapakita sa amin na yung ganito mangyayari sa kanya. Okay naman po siya, lalo po nung nakaraang piyesta po. Okay. May mga nanliligaw ba sa kanya? May mga may boyfriend ba siya? Wala po siyang boyfriend. Okay. Kailan po ma'am nangyari yung insidente? January 17. Paano po ninyo nalaman yung nangyari sa kanya? May tumawag po sa anak kong dalaga na may nangyari daw po sa anak ko. Tapos po nung binigay po kay Kerlin yung cellphone na sinabi niya daw po na hindi lang daw po niya madiretso na patay na yung anak ko. Tapos pinapunta na po kami sa Bastille sa morgue. Ganong kalaking bagay po ba yung naitutulong po ni Jennifer sa pamilya? Sobra po, parang siya na rin yung buhay namin. Lahat po, unti mo yung mapamangkin niya siya nagpapaaral. Kung ano po yung meron siya, lahat may kinabang po. Nung bago po mangyari yun, ma'am, nakausap mo ba si Jennifer? Nung gabi umalis lang po siya nun, binili niya yung aso niya. Na pakakainin daw po yung aso. Okay. Saan daw po ang punta niya, nanay? Wala po siya kasi sinasabi saan ko sa siya pupunta. Basta uuwi daw po siya. Ano po ba yung pangarap ni Jennifer po para sa inyong lahat? Yung mga paganda yung mga buhay ng mga pamangkin, lalo na po yung mga anak niya, marami siyang pangarap lalo dito sa bahay namin. Ito pong bahay talagang sa inyo po na eh. Opo, nasunugan po kasi kami doon. Anong grade na po ng mga anak niya? Grade 5 po, tsaka grade 1 po. Ako, nag-aaral po sila ngayon. Opo. Ano ang sure rin po sabihin kay Idol Rafi na ngayon po tumutulong po sa inyo? Sir, wala na rin po kami masasabi kasi sa tulong niyo po na binigay sa amin sa pandap. Pero paano na lang po yung mag-aaral ng anak niya? Sana po matulungan niyo kami sa pag-aaral ng mga anak niya. Mm-hmm. Dahil talagang wala na po kami pagkukunan. Dahil siya na po talaga yung breadwinner namin. Mm-hmm. Isa pa, wala pa rin po ang trabaho kasi paano yung mga anak niya. Matthew, ilang taon ka na? 11 po. Kailan mo huling nakausap si Mama? Nung gabi nga, malis po siya. Ano ang paalam sa'yo ni Mama? Sabi niya po, alis lang po siya. Ano ang message mo para kay Mama? Sana po makamit na po yung astisya. Baka sa kanya. Mahal na mahal ka po si Mama. Ano ang mamimiss mo kay Mama? Ang kabaitan niya po. Paano ka ba inalagaan ni Mama? Mabuti po. Nag-aakal niya po ako ng mabuti.
Mag-iingat ka, Mama. Ano ang pangako mo kay Mama? Mag-aakal po ako mabuti. Maalagaan mo rin ba yung bunso? Opo. Nanay, ano ang mensahe mo sa mga apo mo? Sana kahit wala na yung mama nila, ito pa rin nila yung pangarap nila para sa sarili nila. Oo. Tsaka magpa-ampakabait sila. Oo. Ano sana yung mga gusto mong gawin kasama si Mama? Mamamasyal kayo? Opo. Ano ba yung pangarap mo paglaki? Teacher po. Teacher? Lance, anong gusto mo paglaki? Teacher din po. Anong message mo kay Lance? Dahil ikaw ang kuya, ikaw ang mag-aalaga sa kanya, po protekta sa kanya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana magpakabait na siya, huwag na siya maging pasaway. Mahalagaan ka ni kuya. Lance, ano ang mamimiss mo kay Mama? Yung kabaitan na din po. Matthew, anong gusto mong sabihin kay Idol Rafi dahil tinutulungan kayo na makuha yung hustisya kay Mama? Salamat po kasi po kung wala po siya, lagi na lang po kami ganito. Hindi ba may sabihin ka pa? Sasabihin daw po niya sana kay Sir Rafi Tulpo. Gusto daw po niya mag-aral. Okay. Magtuloy-tuloy. Okay, ano ba ang... Kamusta ba ang mga grades sa mga bata? Matalino naman po sila pareho. Ano ang pinakamataas mo na grade? Math. Sa Pilipino po. Anong grade mo doon? 85 po. Si Lance? Science. Science? Ano grade mo sa science? 86. So ngayon po, nangako po sa inyo si Idol kahapon. Yung 30,000 po nanay, naibayad yun na po ba? So may babayaran pa po ba kayo sa... Yung eskwela lang niya po, kasi sa, nung ano pa nabubuhay po yung anak ko, private po kasi nag-aaral. Hindi, po. Yung doon sa funeral, ma'am. Po, tapos na po siya. Okay na, nabayaran niya na. So wala na po kayong kulang doon. Tapos okay. Po. Nangako naman po si Idol na tutulungan namin yung mga naiwang anak ni Jennifer, no, bawat isa po sa kanila. So ito po ay gagamitin po natin para po sa pag-aaral nila dahil nabanggit po ninyo na napaka-importante ng pag-aaral nila. Pangarap din yun ni Jennifer na makapagtapos sila sa pag-aaral. So ngayon po, ibibigay ko po sa inyo yung handog po ni Idol Rafi para sa dalawang bata. So ito po nanay, para sa dalawang bata, 200,000, 100,000 po bawat isa. Ito po ay tulong ni Idol Rafi para makapag-umpisa po ulit kayo, lalo na ay hindi po biro ang pag-aaral mga bata, maraming gastusin. So, bibigay ko muna sa dalawang bata. Matthew, bibigay ni Idol. Bakan mo, bebe. Yan, hawak mo ha. Bakan mo maigi. Yan. Yan, Matthew, ay 100,000 para sa pag-aaral nyo ni Lance. Meron din si Lance. Ano ang message na gusto mong sabihin kay Idol Rafi? Maraming salamat po sa tulong nyo. Magagamit ko po ito sa pag-aakal. Lance, anong gusto mong sabihin kay Idol Rafi? Thank you po, Idol. Idol Rafi Tulpo, muli po kami nagpapasalamat sa inyo. Para po sa ustisya, makakamit namin para sa anak ko, si Jennifer. Pangalawa po, sa alagang 30K po, natugunan namin yung pagkukulang namin sa punerarya. At higit po sa lahat, sa alagang 200,000 na binigay nyo para sa mga bata, ay makatutugunan namin yung pag-aaral nila. Muli po, marami po salamat sa tulong ninyo. Sana po marami po kayong matulungan. Thank you, Idol. Thank you, Idol. Nanay, ngayong araw po, sasama namin po kayo kay Colonel Santos para makahingi po tayo ng update sa investigation na ginagawa po nila at malaman na din po talaga natin kung sino ang primary suspect po sa nangyari. So ngayon po, punta po tayo ngayon at tara na po. Tara na po. Sige po.
Magandang araw po, Colonel. Kami po ay naparito para humingi po ng update sa investigation na ginagawa po natin sa kaso ni Jennifer. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil kahit papano, naiintindihan po ni ma'am, ni misis at ng kanyang buong family yung kalagayan namin dahil sabi ko nga po sa inyo, simula nung sinimulan po namin ito noong January 17 hanggang ngayon, hindi po kami tumitigil. In fact, witness po kayo na kausap ko yung tao ko at sila ay nasa area pa hanggang ngayon. Tapos sa mga CCTV footages na nakuha ng mga tauhan namin, napatunayan po namin na hindi lang ito sa Las Piñas. Yung suspect po natin ay nasa probinsya pa. Nako. At dumayo pa ng probinsya bago niya ginawa itong karumal-dumal na krimen na ito kay Jennifer. Kaya lang hindi ko pwede pang maipakita dahil at least na ipakita ko po sa pamilya para po mas maganda yung mabuo yung kaso, no? At bukod po doon, yung lahat po ng pinuntahan nung sasakyan ay nakuha na namin. Up to now, nagpipilit po kami at pinipilit po namin na maabot si Alexander. Ngunit wala po. Wala po siyang paramdam sa amin. Kaya automatic po yun. Kasama po siya sa kaso. Papailan po namin siya ng kaso at yung isang suspect na pinag-aaralan po namin. Kasi meron na rin po kaming coordination sa mga malalaking ahensya ng gobyerno natin para sa pakikipagtulungan para mas resolve ba to. Pero katulad nga nung sinabi ko, siguro in a matter of time, masosolve po ito. Colonel, meron na rin ho ba tayong warrant po para ma-disclose yung data po doon sa phone ni Jennifer? Ganito po yun, no? Yung warrant to disclose data nung tungkol po sa cellphone conversation or geographical location, mga mangyaring yun, kinakailangan po yun ng permiso o pirma ng pamilya na ang alam ko po, nagawa na po. Tama po ba, misis? Nagawa na po. Pero papigalman na lang daw po. Ayun. Yung po ay i-apply po yun sa korte. Ayos na po lahat yung papel. No, kaya a matter of time siguro, kundi ho mamaya or sa Lunes po, pa-file na po namin yung warrant to disclose data po. Colonel, doon po sa loob ng sasakyan, may mga na-recover pa ho ba tayo na mga gamit o strands po ng buhok ni Jennifer o nung maari pa po na pwede ho natin gamitin po sa investigation? Sa pakikipag-ugnayan po natin sa scene of crime operatives o personnel na nag-process ng crime scene, ang nakuha po natin ay yung dugo. Nakuha natin yung latent prints. Alam niyo po yung latent prints? Ito po yung mga fingerprint na naiwan sa crime scene. Ang tawag po doon, latent prints. Pagdating po sa mga hair strands, wala po tayong nakuha. Pero alam niyo po ba, napakaganda yung nakuha natin mga latent prints sa area. Perfect po yun. If in case na makuha namin yung suspect in the future, yun po yung pinaka-the best kasi wala pong pwedeng kumontesta dun. Best evidence po ang fingerprint o yung latent print po. Colonel, madagdag lang po namin, no, meron po bang posibilidad na siya po ay nagalaw nung panahon po na yun? Yun, maganda po yung tanong kasi kaharap po si Mrs., kanyang kapatid at kayo, nung tinawagan ko po si Doktor o si Lieutenant Colonel Rhea Cornelio. Ngayon lang, di po ba? Opo. Sinabi niya, wala po indication kasi una-una, meron mens si Jennifer nung mga oras na yun. At kung halimbawa mang nagalaw siya, wala na rin makikitang traces ng semen dahil palabas ang dugo noon. Pero sabi niya, wala naman daw dahil may mens nga, sabi ni doktora. Base po, Colonel, sa autopsy, ano po ang nakitang struggle po doon sa katawan po ng ating biktima? Nung tinanong po natin, no, nagpa-follow up din po kasi kami. Yes, meron siyang pasa sa parehas na balikat niya. Kung meron siyang ganun, maaaring siguro dahil sa pigilan kung nagkaroon ng struggle. Pero aalamin ko maigi kasi usually ang defense wound, pag sinabing defense wound, ito yung habang pumipiglas kayo, no? Kamay, siko. Pero yung dito siguro ano na lang, wala. Kasi alam niyo naman, hindi ako doktor. Pero tatanungin ko rin kung ano yung pinaka-the best explanation para dun sa parang
makitang pasaan dito. Po. Huli na lang po, Colonel, ano po ang may assure ho natin sa pamilya na ito pong kaso ay atin pong tututukan? Yun nga po, nahihiya rin po ako kay Mrs. Pero ang mabibigay ko lang pong assurance kay Mrs. at sa pamilya, simula po noong January 17, hindi po kami nagpapahinga. Opo. Iniikot po nila lahat ng mga napuntahan. At narinig nyo naman yung boses nung isa pa, halos malat-malat na. Opo. Na dahil may kinukuha pa yung mga CCTV footages. Naka 100% po kami sa inyo. At makakaasa po kayo, sa awa po ng ating Panginoon Diyos, baka po magkaroon po ng solusyon to sa mga darating na araw at panahon. Nanay, ano po ang mensahe niyo po kay Colonel Santos na nakita po ninyo na talagang tinututukan po itong kaso at malapit na ho natin na makita yung lina kung sino po ang suspect po sa pagpatay po sa inyo pong anak. Ano po ang message niyo po kay Colonel? Colonel, maraming salamat po sa tulong ninyo. Sana po mababalis yung mabigyan ng dino yung kaso ng anak ko. At nakampante po kami na kayong umawak ng kaso ng anak ko. Kasi po yung mga anak niya po, hindi pa rin po kasi matahimik. Gusto nila yung mabigyan po ng ustisya talaga. Ako, makakaasa po kayo, ma'am, kasi sa totoo lang, hindi rin kami natutulog ng maayos. Palagi po kaming nagmi-meeting. Dahil, hindi lang ho dahil sa kayo. Lahat po ng hinawakan naming kaso, ganito kami. May meeting kami palagi, may discussion, sharing of thoughts. Sabay-sabay po kami. At higit sa lahat, dedicated po yung mga tao natin. Nakakasiguro po kayo na hindi po kami susuko dito sa kaso nito. Colonel, maraming salamat po. Umasa po kami na sana po, lagi po kami may sa update po sa kaso ng kapatid ko po. Sana po mabigyan po ng ustisya yung gumawa na ito sa kapatid ko po. Sige po, at salamat po, ma'am. Salamat. Apo, salamat po, Colonel. Grabe, Tulpo, maraming salamat po. Sinama niyo po kami dito para makusap po si Colonel Santos para po sa ustisyang inihingi namin para sa aking anak. Maraming salamat po ulit, Serapi Tulpo. Serapi Tulpo, maraming salamat po. Sinamahan niyo po kami rito kay Colonel Jaime Santos. Nakausap na rin namin po siya. Patuloy naman po siya nagbibigay ng update sa amin. Sana po mabigyan po ng ustisya yung nangyari sa kapatid ko. Yun lang po, maraming salamat.